Yan, good morning everyone. So welcome sa kauna-unahang video natin sa ating Sir Win's Accounting Lectures. Yan. So actually, itong project ko na to, itong online learning natin na to sa accounting, ay ginawa ko kasi parang gusto ko lang i-recreate yung feeling na nandun ka sa isang classroom. Dahil nga dito sa pandemic na to, nawala yung ganong experience at naging virtual. So therefore, ang sa akin, ang style ko, gusto ko, parang tayo inasa loob lang ng classroom. Ang totoo, dapat lang talaga ang audience natin ay yung mga estudyante ko sa school na pinagtatrabahuhan ko. Pero dahil nga online, wala naman siguro masama kung ipapakita natin itong ginagawa natin sa lahat. Kasi malay mo, dito sila matuto. Okay? So without further ado, we start our lesson, our very first lesson in accounting. By the way, hindi ito review, ito po ay first view. So meaning, meron dito mga kaunting jokes, mga kwento, segwey, at kung ano-ano pang mga nangyayari sa classroom. So don't expect it to be perfect. Ano? Basta kung ano experience sa classroom habang nagkakaroon ng discussion, ganun po ang mga mangyayari dito. Okay? Gay na. Yan. So una, bago natin pag-aralan o laliman ang accounting, kinakailangan sagutin muna natin yung pinaka-basic na tanong, why accounting? Bakit mo ba kinakailangan talagang pag-aralan itong subject na to? So, again, why? Why accounting? Diba? Pero syempre, bago natin masagot yung dahilan, bakit mo kailangan siya pag-aralan, dapat muna natin alamin ano ba itong accounting na to. Sa madaling salita, we have to define first what is the meaning of accounting. Marami po ang textbook definition ng accounting, pero syempre, ang pupunin lang natin is yung pinakang simple. Kasi syempre, first ano pa lang natin eh, parang first encounter. Okay? So I try to define accounting in the most basic way. Actually, pag nagpapakwis ako, pumapayag po ako na ito ang sagot nila. And it will merit the complete points sa ating pa-exam. So accounting is what we call, is called the language of business. Okay? So going back with our why, mag-aaral ka lang daw pala ng accounting kung ikaw ay papasok sa isang negosyo. Kasi this is the language of business. At kung hindi ka daw pala papasok ng negosyo, kahit hindi ka na mag-aaral ng accounting ay okay lang. Pero ito ang kasunod na tanong. Are you going to make business or be part of a certain business someday? And I believe yes. Gusto niyo ng patunay. Ito po ha, lagyan lang natin ng scenario. Okay, ginagawa ko ito every time na nagpo-promote kami. You choose a business course when you go to college. Kasi totoo naman, di ba? What I'm trying to say is this, okay? Di ba halimbawa nag-aral ka ng 4-year course? Pagka-graduate mo, anong iniisip mo? Saan kaya magandang mag-ano? Mag-trabaho. Employment. Yan. Pag nagkita ka, pag nakaipon ka sa iyong trabaho, ano gagawin mo dun sa perang naipon mo? Di ba usually iniisip mo, ano kaya ang magandang negosyo? So pupunta ka saan? Sa business. Halimbawa, nagtrabaho ka, pero sabi mo hindi ako nakaipon. Nagdadating ang panahon, mag-ano ka? Magre-retire. Tapos magkakaroon ka ng tinatawag na retirement money. So upon your retirement, anong iniisip ng mga lolo-lola natin, ng mga kakilala na natin na nag-retire? Ano kayang gagawin nila sa kanilang ipon? Sagot, ano kayang magandang negosyo? O halimbawa, nag-abroad ka at nakabalik ka sa Pilipinas. Anong iniisip mo? Saan mong gagawin ang ipon mo? Ano kayang magandang negosyo? Di ba? Mag-artista ka. Maging sports people ka. Di ba si Pacquiao? O di ba? O kaya halimbawa, maging politicians ka. May mga kakilala ba kayo na gano'n, na artista na may negosyo? Na sportsman, basketball player, boxingista, pero may negosyo? O mga politiko, sa inyong mga lugar, may negosyo din ba sila? And the answer is yes. What I'm trying to point is this, ano, kahit saan pala na pasukin mo, dadating at dadating ang panahon na gagawin mo rin ang negosyo. Tama ba? Okay, so therefore, kung ang accounting ay bahagi ng negosyo, at one day, magne-negosyo pa din, therefore, mas mabuti na mag-aral ka na nga naman ang accounting from the very start. Hindi ko rin sinasabi na lahat ng estudyante ko ngayon ay gagraduate at magiging accountant someday, they will choose a different path. Pero ang punto, one way or another, they will encounter business. At ang accounting ay palaging nandun. That's why we have to really study the subject. Right? But by the way, what is business?
Ang business ay marami rin mga textbook or internet definition. Pero para sa akin, simplihan na lang natin dalawa po ang parang criteria para masabi ka na ikaw ay negosyo. The first one is this what we call, there is a regularity. Okay? You do it regularly. So paulit-ulit, mamaya, gagawin mo bukas, gagawin mo ulit. And also, it is profit-oriented. Meaning, ginawa mo siya with intention na ikaw ay kumita. Okay? Magbigay tayo ng sample. Halimbawa, meron kang laptop. Okay? Ang puhunan mo dun, 5,000. Ibenekta mo ng 7,000. Therefore, tumubo ka. Are you profit-oriented? And the answer is yes. Pero, yung laptop mo, iisa. Okay? Pagkabenta mo nun, wala ka ng laptop. Ikaw ba ay business? And the answer is no. Bakit po? Kasi you have to do it regularly. Pero kung halimbawa, ikaw ay tindahan ng laptop, maya't maya, araw-araw, ginagawa mo siya at kumikita ka. Therefore, you are a business. Okay, ay sir, paano po yung ganito? Meron po mga negosyo na nalulugi, di ba? Ano po yun? Business din po ba talaga sila? Akala ko po ba ay profit-oriented? Ang sinasabi lang, ang intention mo nung ikaw ay magsimula ay kumita. Yung kung ano ang mangyayari, therefore, hindi mo yung masasabi. Okay? Pero, ang mahalaga, nung magsimula ka, dapat talaga ang gusto mo ay kumita. Okay, so for me, that is the basic definition of a business. Okay? Yung iba siguro magka-comment, pag hire accounting ka na, marami ka ng alam, ay hindi lang naman sa business talaga ginagamit yan, anything na may financial, so be it. Pero sa ngayon, we just go with the definition that the accounting is the language of business. And I'm trying to point out na one way or another, you will do business. Okay? Now, another definition dito sa accounting, the keyword, I'm trying to say is, tingnan natin itong namang language. Okay? Language of business. Kasi dalawa, yung key point talaga dito sa accounting. Language. Okay? Pag nag-negosyo po ba ako, importante po ba na talagang magaling ako sa lingwahe? The answer is yes. Tama ka, punta tayo sa ano, kunyari, punta ka ng Amerika. Pag pumunta ka dun sa bansang yun, ano kauna-unahan na dapat mong matutunan? Hindi ba yung lingwahe? So sa yung gusto, ay ibig sabihin na pag ikaw ay hindi maalam mag-English at nasa ibang bansa ka, napakahirap makakommunicate, napakahirap mabuhay, or makapagkilala, or gawin yung gusto mo, kasi hindi mo alam yung lingwahe. So therefore, ganun din sa business. Okay? Kung ikaw ay magiging businessman someday, or businesswoman, kung hindi ka rin naman maalam magsalita, or hindi ka maalam ng accounting, mahihirapan ka. Okay? For me, that is the way of accounting. Ano? Hindi lang po accountancy, accounting information system, management accounting, internal auditing ang may accounting. Napakarami ng mga other courses na nag-accounting din. Kasi nare-recognize nila na talagang business ang nagpapatakbo ng mundo. Hindi naman talaga ang gobyerno eh. Diba? It is the business that make the world go round. Okay? So, syempre, kailangan may anong ka sa accounting para mas makasabay tayo. Okay, so too much for the definition. Now let's move on. Okay? After we try to define, ang lagi ko rin ginagawa sa unang araw ng aking mga klase, we try to describe or to make a history. Pag-aralan muna natin yung history of accounting. Ayan. Napamapayag ba kayo na dapat talaga pinag-aaralan pa ang history? Ako, oo. Hindi dahil sa para malaman mo yung mga eksaktong date or eksaktong tao, kundi para matuto ka sa nakaraan. Kasi kung ano daw yung nangyayari sa nakaraan, okay, na-apply yan sa kasalukuyan at saka sa hinaharap. Okay, so, tsaka mayroon pa nga isang saying na sabi doon ay ano, with understanding comes tolerance. Halimbawa, meron kang classmate, palaging late. Okay, o kaya meron kang kakilala, ganyan yung ugali. Okay? Without knowing their history or their background, mabilis kang mag-judge. Pero pag pala nalaman mo na yung kanyang kasaysayan, mas natotolerate mo na siya, mas nauunawaan mo na siya. Okay, ibig kong sabihin, halimbawa, yung classmate mo na palaging late, kasi 5 kilometro, 10 kilometro pa pala ang pinanggagalingan niya papunta sa school at nagbabike lang. So kahit anong aga niya, talagang siya'y makahuli dahil dun sa layo. O kaya, nung halaman mo, kaya pala ganun yung kapitbahay mo. Kasi kumbaga, halaman mo na saling lahi nila, ganun pala talaga yung pamilya nila. O meron siyang pinagdaanan. May point is, okay? Pag alam mo yung nakaraan o yung background ng isang tao, mas naiintindihan mo siya. So same goes through, okay? We have to discuss first, before we solve, the history of accounting. Ano ba ang kanyang pinanggalingan? Okay? Magubura muna tayo. Parang ito ang gusto kong kasing sagutin natin.
Sino ba ang kauna-unahang accountant? Parang ganun. Okay, usually, pagkaklase, tinatanong ko yung aking mga estudyante, sa tingin ninyo, sino ang nagkaroon ng title ng CPA 001? Pero dahil tayo nga po ay virtual class, sagutin na natin kaagad. Sino nga ba ang kauna-unahang accountant? Okay, ang sagot, walang iba, kundi sino? Si Adan. Or si Adam sa English. Sir, loka naman yan eh. Parang si Adan, natural po yan. Bakit? Kasi siya yung unang tao. Diba? Actually, lahat daw ng profession kay Adan ang nanggaling. Halimbawa, si Adan din ang unang engineer. Kasi siya yung unang nakapagpatayo. Diba? Siya ang unang doktor. Kasi siya yung unang nagturok. Diba? Siya ang unang nurse. Kasi siya ang unang pumalina. Siya ang unang teacher. Siya ang unang nagturo. Ang punto ko, lahat talaga ng una ay si Adan. Diba? Kasi siya ang unang-unang tao. Sir, naglulukuhan talaga tayo eh. I know. But mamaya, it will make sense. Okay? So, common sense daw po na si Adan ang unang tao, kaya siya ang kauna-unahang accountant. Okay? Ang punto, ito tanong naman kasunod. Sino naman ang pangalawang accountant? So, tingin niyo sino? Okay, usually, pag kinatanong ko ito sa ating normal na klase, nakakapagsagot na yung mga estudyante at nasasabi nila na ang pangalawang accountant ay sino? Ang sagot po ay si Eva. Bakit si Eva ang pangalawang accountant? Kasi natural. Si Eva ang pangalawang tao. Di ba? Sir, lumuhan talaga yung history mo eh. Akala ko naman seryoso. Seryoso yan. Okay? To make it sense, para magkaroon ito ng sense, let's make story. Okay? So one day daw, okay, si Adan ay naglalakad. Marungkot siya. So nakita niya dun sa Garden of Eden, nakita niya yung mga hayop. Nakita niya yung ahas, nagpupulupot, nakita niya yung mga ibon, nagpututukaan, yung mga pusa, nagkakalmutan. Tapos ang sabi ni Adan, lang niya namang buhay ito eh. Hirap maging solo, di ba? Napakalamig ng aking mga gabi. Okay? Dalawang time sa kanyang pag-iisa, sa kanyang paglalakad, okay, may nakita siya. Sino? Si Eva. Sabi, ulala, oh my God, di ba? Nakakita rin. So anong ginawa ni Adan? Dahil siya rin ang ano, ang kauna-unahang ninja. So, lumapit ngayon si Adan, papunta kay Eva. So, lapit siya kay Eva. Sabi niya kay Eva, madalas ka ba dito? Di ba? Pero si Eva, it's so good. Hindi, kadalating ko lang. Okay? Tapos ang sabi pa nga ni Adan, alam mo ba na ikaw ang pinakamagandang babae sa buong mundo? Di ba? Parang ganun. Ay syempre, sabi naman ni Eva, natural mag-isa ako, ay ako ang pinakamaganda. Okay? So, cut the long story short, dumating dun sa pagkakataon na si Adan, tinanong niya na si Eva ng magical question na kumain ka na ba? At dahil dun, meron silang naramdaman sa isa't isa. Okay, at ano po yun? Okay, clue. Nagsisimula sa letter L. Okay, usually, tinatanong ko rin ang aking mga estudyante, ano yung letter L na naramdaman ni Adan nung makita niya si Eva? Okay, English. Yung iba akala, Tagalog. Pwede rin. Okay, pero ano yung L na yun? And the answer is what? Love. Okay? Sir, lokohan naman talaga yung accounting history mo eh. I know. Okay, pero it will make sense. Okay? Ito na po yung ating gustong ipunto. Actually, hindi pa ako nagdi-discuss ng accounting talaga sa inyo. Okay? Dahil nga sabi ko kanina, ito yung ating first class. Okay? Gusto ko ipangunawa sa inyo yung pinaka-importanting accounting equation sa lahat. Hindi pa natin i-reveal kung ano yun. At isipin nyo na lang, di ba sabi sa accounting, dun sa mga may accounting research, meron daw siyang ano, binabalancing equation. And that is A is equal to L plus E. Kung ano yung mga yan, later na lang natin i-reveal. Pero sa ngayon, ang isipin nyo na lang ay ito. Adan is equal to love plus Eva. Kasi A, L, and E. Na ang sabi, hindi daw pala makukontento or makukompleto si Adan kung wala ang pag-ibig ni Eva. Hindi magiging balanse ang buhay niya kung wala ang pag-ibig ni Eva. Inuulit ko po, naglulukohan po tayo. Hindi talaga history muna ang ating pinag-aaralan, but rather, I want to set the first things first daw eh, na meron tinatawag na accounting equation na kahit fourth year na kayo, graduate na kayo, nagtatrabaho na kayo, hindi nyo pa pwedeng makalimutan ang equation that A is always equal to L plus
as in. Okay ba tayo nun? Pasensya na po sa segway. Pupunta na talaga tayo sa ating lesson, the history of accounting. Totoo, totoo na to. Paano ba talaga nagsimula or saan nagsimula ang accounting? Kailan ba talaga siya nagkaroon? Okay? Ang sagot po ay napakasimple. Okay? The moment na magkaroon ng negosyo, automatic meron ng accounting. They go hand in hand. Kasi nga ang sabi natin, hindi ba pwedeng magkaroon ng negosyo nang hindi ka maalam magsalita? At actually, kahit ikaw, ang nanay mo, kakilala mo, elementary ka palang nagka-accounting ka na hindi mo lang alam. Okay? Patunayan po natin. Naalala niyo ba nung kayo, ano, elementary? Nung elementary kayo, naatasan ka ng teacher mo. Ang sabi, maglista ka daw ng ano? Nung elementary, maglista ka daw ng noisy. Maglista ka daw ng mga standing, mga classmate. Tapos ang sabi niya, isang noisy, 5 piso. Ang standing, 3 piso. So, halimbawa, si Juan, okay? Nagkaroon siya ng noisy 3 beses. Di ba? Nagdarakod ka pa. At tapos standing siya, 2. Tapos sabi, 5 piso to, ito 3 piso. Sisingilin mo siya ng 15. Tapos ito ay 6 pesos. Ang sisingilin mo sa kanya ay 21. Nag-a-accounting ka na ba nun? And the answer is yes. Halimbawa po, nagkaroon ka pa rin ng, ano, ng posisyon sa klase ninyo. Ang sabi niya, ikaw doon yung treasurer. Di ba? Paano nga yung magnaniningil ng class fund kapag ka-treasurer? Nililista mo lahat ng pangalan ng classmates mo. Okay? Tapos naglalagay ka dito ng dates. Tapos pag nagbayad sila, let's say 2 piso, naglalagay ka ng check pag nagbayad na sila. Pag hindi pa, nilalakpawan mo, tapos naglalagay ka ng check. Tapos later on, kapag magkakaroon na kayo ng outing or ng Christmas party, di ba ginagawa mo, in-out-total mo? Nag-accounting ka na rin ba nun? And that's the result, so yes. Halimbawa, yung nanay mo, inutusan ka, kumamalingi ka raw. Anong ginagawa ng nanay mo? Naglilista siya ng mga bibili, nilalagay niya ng account. Tapos tinototan niya. Ano tawag yun? Accounting na rin po yun. Yung tindahan niyo, yung tindahan na inuutangan mo. So halimbawa si Pedro, okay? Umutang ng ano, ng sigarilyo, 3, 15 pesos. Bumili ng cake, ng coke, 12. Di ba? Bumili ng chichirya, pompom, 3, 3. Tapos iaad, tapos later on, nagbayad ng 20. So minus 20. Anong tawag sa ganyang klase ng listahan na ginagawa ng mga sari-saris to? Ang sagot, accounting pa rin. So, sa madaling salita, pag-aral ka man ng accounting or hindi, hindi talaga natin siya nahiiwasan. Actually, ginagawa na natin siya. Pero, ito pong klase ng accounting na to, ito yung kinatawag na lumang accounting. No? Sa tawagin na lang natin, ano, temporarily, ang tawag dyan ay Jurassic accounting. Kasi parang yun yung Jurassic era. Okay? Hindi po yan yung accounting na ginagawa ng mga complicated or ng mga negosyo na talagang totoong nagre-report. Okay? So, ang ibig kong sabihin, by the way, okay? Bago pa magkaroon ng mas magandang accounting, noon pa man, may nag-a-accounting na. Pero ang tanong, kailan po ba siya nag-evolve? Or maging accounting na inalam natin na yung ginagamit natin sa kasalukuyan? Ito na po yung totoong history. Ayan. Pura muna ulit tayo ng konti. Okay? Ito na yung totoong history. Okay? Na-develop siya noong ano, 14th okay, to 17th century. Ito yung tanong natin. Ano ba muna ang mangyayari noong panahong ito? Okay? Doon sa mga magagaling talaga, sa mga history subjects ninyo, ano pong period ang merong kakaiba noong panahon na to? Okay? Usually rin, nagtatanong ako sa mga estudyante ko na magagaling sa history at nasasagot naman kung anong meron dito sa panahon to. Kaya dahil nga ito yung online class, okay, isirit na ulit natin. Sabihin na natin, anong panahon na to, nandito po yung tinatawag na Renaissance or Renaissance period. Okay, ano ba itong Renaissance period? Actually, ito yung nag-lead dun sa tinatawag na Industrial Revolution na kung saan yung mga negosyo ay talagang nag-boom. Okay? At actually, ang tawag pa nga dito sa Renaissance period na to ay muling pagkamulat. Hindi ba? Parang ganun. Okay? So kaya hindi nakakapagtaka na kung dito nag-evolve ang business, sasabay din ang totoong development ng language nito, which is accounting. Okay? So, we go back with the history pa. Yan. So, imagine this is the whole world. Yan. Mundo po yan, yan po yung Earth. Ang tanong, saan kaya sa mundo, sa tingin ninyo, or continent, saan continent ng mundo nagsimula ang accounting? Parang nag-evolve. And the answer is, saan pa nangyari itong Renaissance period? Saan continent? Ano ang pinaka-powerful continent ng time na to? And the answer is, dito, sa Europe.
hindi na nakakapagtaka yan, di ba? Na doon nagsimula. Kasi tamo, economics, taga saan yung mga father of economics, father of kung ano-ano, di ba usually sa Europe nagsimula? Kasi natuhan nga, di ba? Na nung panahon na to, okay, sila ang holder na pinakamakapangyarihan sa lahat ng ano ng bansa nung time na yun. Pero basically, saan particularly sa Europe, nagsimula ang accounting? Ang sagot ko ay, hindi ko alam kung saan talaga dyan. Gusto ko lang siyang kulayan. Hindi ko talaga po alam kung saan. And that is sa Italy. Okay? Actually, meron kaming tinatawag din na father of accounting. Actually, mas tama, father of double entry bookkeeping. At sino po yun? Walang iba kundi si Fra Luca Pacioli. Fra is father kasi nga, religious pa rin naman nung time na yun. So, nga niyang name ay Fra Luca Pacioli. Okay? So, ano ang naobserbahan ni Fra Luca Pacioli na naging dahilan sa pag-iibon ng accounting? Yung pong binanggit natin kanina, yung mga pinagbubura natin, ang tawag talaga sa doon ay single entry accounting. Kasi sabi niya, sabi kasi ni ano, ni Fra Luca Pacioli, tuwing nakakaroon daw ng transaksyon, palaging dalawang bagay ang naaapektuhan. Pero pag ikaw ay nagre-record, isa lang ang naiisip mo. So magbigay po tayo ng example, okay? Naalala nyo kanina yung ano yung record ng tindahan, yung nangungutang si Pedro. Di ba ang sabi niya, may bumili tatlong Malboro, that is 15. Bumili ng isang Coke, 12. Bumili ng tatlong pompom, stress. Tapos nagbayad, 20. Di ba? So ano ibig sabihin? Ang iniisip lang nung may-ari ng tindahan, may utang si Pedro ng 15, 12, 13. Pero hindi niya na iniisip yung other part, which is yung paninda niya na nawala. Di ba? At ganoon din dito, nagbayad ng 20, iniisip niya lang dito, nawala ng utang. Ibig sabihin, ang thinking natin no, sa mga nag-accounting Jurassic era, okay, ay isa lang, single entry lang. At si Paolo Pacioli yung bumasag doon. Kasi naobserbahan niya nga na palagi daw merong at least dalawa na naaapektuhan sa accounting. Kaya nga tawag sa kanya ay double entry bookkeeping. Okay? Alam ko kung medyo technical pa, mas mababawin pa natin. So ganito talaga ang nangyari nung panahon ni Paolo Pacioli. Nakita niya yung kanyang kumpare. Okay? Bumili ng baka. Okay? May baka daw, may baka. Ayan. So, yung baka binili at binayaran ng pera. Under single entry accounting, ano lang daw ang maiisip mo? Either of the two. Una, nagkaroon ka ng baka. Pangalawa, nawalan ka ng pera. Di ba tama? Yun yung nangyari, ano? Pero kung panahon ng una, either of the two. Maiisip mo na nagkaroon ka ng baka, pero hindi mo maiisip o hindi mo i-record na nawalan ka ng pera. Or the other way around, iisipin mo na nawalan ka ng pera, pero never mong isusulat o record na nagkaroon ka ng baka. Sa madaling salita, sabi niya, hindi pala laging isa ang naaapektuhan, but rather, it is always at least two ang may effect every time that is a transaction, economic transaction. Okay, sa madaling salita, ang sabi ni Fra Luca Pacioli, whenever there is an in, nagkaroon ng baka, there is always equal out. Nawala ng pera. Ulitin natin, pag meron daw something na pumasok, palagi din something na meron lumalabas. Therefore, whenever there's an in, there's an out. Okay? So, yeah, so balancing na siya, ano? Ito lang yung punto natin, ano? Okay, history pa rin po ang ating pinag-uusapan. Tama po ba yung concept na niya, ni Fra Luca Pacioli, na palaging pag may pumasok, mayroong lalabas? Pero ito yung logic eh. Ito kasi yung concept eh. Taga saan si Fra Luca Pacioli nga? Sagot, taga Italy. Ang tanong, gagamitin niya kaya yung salitang mga in at out nung time na nakikipagkwentuhan siya dun sa kumpare niya na bumibili ng baka? And the answer is no. Fra Luca Pacioli will never use in or out because he is not an English person, but rather he is an Italian. Therefore, probably, Latin ang gagamitin niya sa pakikipag-usap. So, kayo, nung pumili ng baka, di ba, at nagbayad ng pera, anong salita ang ginamit ni Fra Luca Pacioli? Okay, ang sabi niya, debere, credere.
Okay? So, lagyan natin ang kwento ano, para mas ma-appreciate ninyo. Ang sabi ni Paraloka pa, surely, di ba? Hindi po ganito ang nangyari. Ano? Sabi, hey, compadre, there's a in. There's an in of a cow. And there's an out of cash. Yun ba ang ginamit ni Paraloka pa, surely? And the answer is no, because he is not an Englishman. But rather, ang ginamit niya nga is there is a debere, pare, debere baka, and credere cash, di ba? Yan. Na later on, nag-evolve at nag-shift ang power papunta sa Americans at itong debere ay napalitan at naging debit. At itong credere ay naging credit. Ayan. So ulitin po natin, balik po tayo sa ating binabanggit. Okay, again, bakit tayo kinakailangan mag-aral ng history? Hindi po para maintindihan natin yung eksaktong totoong nangyari, kundi para ma-appreciate natin bakit natin ginagawa ang mga bagay ngayon na malamang resulta lang yan nung nakaraan. In a sense na before, debere and credere yan, na nag-evolve ng debit and credit. Kaya pala hindi ginamit yung salitang in at out, yung pasok-labas. Kasi natural, hindi siya Pilipino, hindi rin siya Amerikano, siya Italian. Kaya ito ang ginamit nung una. At siya ang historical reason bakit naubuo itong mga salitang ito. Yung debit, credit na yan. I'm trying to point out pa rin, okay, later on as we go far in our accounting lesson, hindi niyo po maiiwasan na gamitin ang salitang debit and credit. Huwag po kayong matakot dun. Nung nag-college ako, tanda ko, nung una ko siyang marinig, sabi ko, ano to? Anong klaseng kulto to? Kakaiba yung mga lingwaheng ginagamit. Yun lang naman pala, in at out lang siya. Okay? Actually, pwede pa rin nga natin tawagin na debit or left is equal to right. Ayan, ulitin po natin ha. Important din itong mga binabanggit natin na sa accounting. Yep, burahin na natin to. Okay, meron tayong ano, sobrang importanteng equation. Ano po yung sobrang importanteng equation natin? A is equal to L plus E. Na pwede mo rin sabihin that debit is always equal to credit. At ang A ay nasa debit, ang A ay nasa left, ang left ay debit. Tama ba? Ang L at E ay nasa credit, ang credit ay right. Tama? At itong mga to ay nasa right. Ibig sabihin, sila ay iisa. Okay? I know it will not make sense today, okay? For now, okay? But later on, you will appreciate. Basta lagi nyo lang tandaan, yan po yung ating equation. Actually, pag naiintindihan nyo to, itong napakasimpleng to, okay? Makakasurvive ka na dito sa accounting. Matututo ka ng sobrang basic accounting na dito lang naman lahat ng gating. Okay? Going back, ano nga pinag-uusapan natin? Si Paraloka Pasoli, di ba? Si Paraloka Pasoli. Ayan. So, na-invento na po ang pinatawag na debit and credit kung saan lahat pala talaga ng nangyayari ay palaging double entry bookkeeping, laging dalawa. Na ano siya? Na-appreciate siya ng kumpare niya. At hindi lang ng kumpare niya. Na-appreciate din siya ng mga bangko, ng gobyerno, ng lahat ng business community. And later po, naging widespread ang paggamit ng double entry bookkeeping. Pero ang tanong, pinanganak na ba ang kauna-unahang accountant? And the answer is still not yet. Hindi pa pinapanganak ang totoong accountant nung ma-discover ang debit and credit. Ang pinanganak pa lang ay ang tinatawag na double entry bookkeeping. Okay? Ay sir, kanina pa yung history na yan, hindi matapos-tapos. Ito nga po yung tanong. Okay? Kailan ba talaga nagkaroon ng kauna-unahang accountant? Sasagutin na natin yan sa pamamagitan ng isang kwento. Okay lang ma, magkikwento ulit tayo. Okay? So dito na lang. Kwento. After this, masasagot na natin. O, dito na lang pala. Okay? Italy pa rin tayo. Sa Europe pa rin tayo. Pero may papatunayan na natin bida. Okay? Ang bida natin ngayon ay si Michael Angelo. Kailan niyo ba si Michael Angelo? Si Michael Angelo ata, kung di ako nagkakamali. Siya yung sikat na ano na sculpture, di ba? Pero hindi siya negosyante. Okay, pero ngayon gagawin natin, nangungumisyon siya kunyari sa mga ano, sa mga pag-uukit. Okay? Si Miguel Angelo, okay, mamaya magtatanong nga pala ako, ano, you listen to the story then you answer later on, okay? Si Miguel Angelo, okay? Sabi niya, mahihiyain ako, pero magaling ako mag-uukit. Ngayon, paano ako kikita, paano ako mabubuhay kung walang magpapag-uukit sa akin?
So therefore, naghanap siya ng isang tao. Transaction number one. Lagyan natin ang number, ano? Si Michelangelo ay nakipag-usap sa isang agent. Alam niyo naman siguro yung ibig sabihin ng agent, di ba? Yung parang representative mo. Okay? Ang sabi ni Michelangelo kay agent, agent, ihanap mo nga ako ng ano, ng gustong magpa-ukit. At pagkatapos nun, bibigyan kita ng komisyon kung sakaling maihanap mo ako. Kasi ikaw naman ay magaling na mabuka ka. Marami kang kakilala. Ako, introvert ako. Sabi ni Michelangelo. So, okay. Sabi ni agent, sayang din. Pagkakataan, hahanap lang naman ako. Maigi rin. So, therefore, tinanggap ni agent yung offer ni Michelangelo. Then later on, itong same agent, naglakad, naghanap, ng gusto mong pa-ukit. Then one day, nakilala niya itong pamilya na to. Okay? Nakilala niya yan. So ito sino? Si client. Nag-usap si agent at si client, okay, para sabihin na sila ay magpapa-ukit. That is our second transaction. Sino ang ulit ang magkausap? Si agent at saka si client. Then later on, anong ginawa ni agent? Si agent, ipinakilala si client kay Michelangelo. So ngayon, syempre, si Michelangelo talaga ang gagawa. Siya ang totoong nakakaalam, okay, kung ano ang ipapaukit ni client, kung kaya pati ni Michelangelo yun. So ano ang nangyari? Si client mismo at si Michelangelo ay nag-usap at nagkasundo sila. And that is our third transaction. Mamaya lang, magkatanong ako. You have to remember the story. Okay? So now, ano nang mangyaring nasunod? Si Michelangelo na nga, ginawa na yung mismong output. Ayan, ito na po yung output. Nag-ukit na nga siya. At ginawa niya yung tinatawag na pieta. Yan na po. Yan po yung pinag-usapan ni client at ni Michelangelo. Ulit, ano nga nangyari dito? Ginawa na ni Michelangelo yung ipinapagawa sa kanya ng kliyente. And that is yung sculpture ng pieta. Di ba siya naman talaga ang gumawa noon? Okay, tuloy tayo. So after magawa ni Michelangelo yung pieta, nakipag-usap na sa kay client. Client, babayaran mo na ba ako? Ang sabi ni client, pwede bang huwag muna bayaran? Lagyan pala natin ang buwan, ano? Okay? Natapos niya kunyari yung pieta nung January. Okay, sabi ngayon, pwede bang huwag muna kitang bayaran? Pwede bang bayaran kita after 1 month? So therefore, nag-uusap sila ng utangan, ano? Again. Natapos niya January, pero nag-usap pa sila kung paano ba bayaran, ay February na. Ay, pwede bang bayaran kita next month? Ito yung kailang discussion dun sa utang. So lagyan natin ng payable, ano? Payable, receivable, yung pupuliktahin. Okay, ang mag-uusap dito ay sino? Si Michelangelo at saka yung client. Sabi niya, pwede bang bayaran kita next month? February nag-usap sila. That is our big transaction. And then, after one month, that is our transaction number 6, there's a payment. Kailan nangyari yun? That's a risk. March, after 1 month. Sino nga ulit ang magkausap dito? Ang magkausap dito ay si Michelangelo at saka si client. Okay, so March binayaran. Tapos, nung time na yun, nung March na yun, nagsabi naman si agent, ang sabi ni agent, Michelangelo, pwede mo na bang ibigay sa akin yung commission ko? Nung ngayon, humirit naman si Michelangelo. Ang sabi niya, pwede bang bayaran kita next month? At ito naman si agent ay pumayag din. Sa madaling salita, we have the 7 transaction, yung ikapito po nating transaction, kung saan there is a payment also, nagkaroon ng totoong bayaran na sa pagitan naman nino, ni Michelangelo at ng kanyang agent. Okay? Before I tell you the question, I have to repeat the story para at say ma-appreciate talaga ng lahat. Ulitin natin, si Michelangelo ay naghahanap ng tutulong sa kanya para maghanap ng kliyente at say mag-uukit. Therefore, kumausap siya ng agent and that is number 1. Tapos later on, si agent naghanap ng kliyente at nagka-deal yung dalawa. Okay, papa-uukit kami. So sino magkausap? Si agent at si client. Then later on, si client ay nakipag-usap kay Michelangelo sa pamamagitan ni agent. At nag-deal naman yung dalawa, sige, igagawa ka namin ng sculpture na gusto mo. Then later on, noong January, natapos ni Michelangelo yung alin, yung sculpture and that is the pieta. Pero sabi ni client, nag-usap sila after 1 month, pwede bang utang muna? At umayag naman si Michelangelo dun sa deal na utang muna.
Napabayaran daw after 1 month, that's March. So therefore, no March, nagkaroon ng payment from Michelangelo going to Kailan. Okay, and then later on, sa 7, dahil nga kausap din naman ni Michelangelo ay si agent, okay, nagbayaran sila ay after 1 month din kasi yun yung kanilang usapan. Okay, so I hope you understood the story, ano? But this is my question. When is income earned? Again, ulitin po natin yung tanong. When is income earned? Alam niyo naman siguro ang ibig sabihin ng salitang income. Ano? Ulitin natin yung tanong, ano? Kailan daw kumita si Michelangelo? From the point of view of Michelangelo, kailan siya nagkaroon ng income? Okay? Usually at this point of time, nagtatanong ulit ako sa aking mga estudyante, sa tingin ninyo, kailan kumita si Michelangelo based on our story? And I will call somebody. Okay? Someone will say, okay, sir, kumita po yun nung makipag-usap na si client kay Michelangelo. Kasi doon pong moment na yun, sure na may kliyente na. Therefore, kumita na si Michelangelo. Ang sagot niya, yung number 3. Yung iba tatanungin, tapos sasagot nila, sasabihin nila, sir, okay, kumita po si Michelangelo nung number 5. Kasi po, pamilya namin Chinese. Ang sabi po doon, wala pera, wala kita. Dahil doon pa lang po nagbayaran, therefore, doon po kumita na sa number 5. Di ba? May point naman. Yung iba naman na sabihin, sir, number 7. Okay? Kasi po, ang kausap talaga ni Michelangelo, yung agent, masasabi mo talaga siya ay pinakang kumita na the moment na matapos lahat ng kanyang obligasyon. Okay? At that is number 7. Noong April, after 1 month, na magbayaran yung dalawa. Okay? Number 6 pala yung kanina. Sorry. Number 6 pala yung kanina. Yung nagbayaran si Michelangelo at si Kailan. Ano? Okay? So, point is, okay? May isang sagot pang iba. Sir, ang tingin ko po ay number 4. Kasi po nung number 4, doon po nagawa ni Michelangelo yung mismo pinapagawa sa kanya yung pyekta. So the moment doon na matapos niya yung kanyang trabaho, may karapatan siyang kumita. Aba, may point din. Nasabihin naman nung iba, sir, nung number 1, nung nakakuha siya ng agent. Kasi yung agent na yun, kahit hindi pa doon nakakakliyente, ay magaling na naman daw yung maraming nakilala. Therefore, kumita na siya. Okay? I tell you, I am giving all the answer. Actually, mas maganda ito kung totoong klase. Kasi you will hear the student making the reasoning. Lalo lang wala alam sa accounting kung kailan kumita si Michelangelo. It happens. Okay? Now, kailan pinanganak yung totoong accountant? Balik tayo sa original na tanong natin, kauna-unahan. And the answer is this. Nung masettle na yung pinag-uusapan nila kung kailan kumita si Michelangelo. Ang point ko ganito, ano? Noong unang panahon, even though may debit, may credit na, may double entry bookkeeping na, okay? Hindi pa rin magkasundo ang mga accountant sa kung kailan daw nila ire-record ng isang specific transaction, katulad ng kailan kumita. Samuel says number 2, number 3, number 7, number 4, and number 6, whatever. They have different point of view. Pero sa mundo, hindi naman lahat accountant, di ba? Eh, kasi profession kasi yan, eh. So ang sasabihin ng mga banker, sasabihin ng gobyerno, sasabihin ng mga business people, ng public, ano ba naman kayong mga accountant? Yung profession ninyo, magkakaiba ang sinasabi. Yung mga doktor ba, pag halimbawa, nagkaroon ka ng lagnat, pwede bang kahit anong gamot may pwedeng ibigay? Di ba hindi? Dapat lahat ng doktor, pare-pares ang sasabihin na gamot para maging effective yung isang profession. So same goes through. Yung mga accountant, nung time na yun, hindi pare-parehas ang kanilang sinasabi. Okay? At ang sabi nila, ayusin nila ang kanilang sistema. Okay? May accountant na po ba again nung karoon ng debit and credit? And the answer is no. Kailan lang nagkaroon ng accountant? Nung moment na nagkasundo sila sa isang sagot. Okay? Paano nalaman kung ano yung sagot? It's because of long history, proper reasoning, rational thinking, and everything. So in short po, nagkaroon ng mga accountant, pinanganak ang totoong accountant. Nung na-develop, yung tinatawag na accounting framework or accounting concepts. Okay? Yan, framework or what we call conceptual, ito na lang pala,
conceptual framework. Kumbaga, bakit mo sinusol, bakit mo inaalwi na minus, bakit mo ginagawa yan, may dahilan. Ano? And that is based on the framework, di ba? On the concept. Okay, conceptual framework. Ayan. Na later on, itong conceptual framework na to, kasi when we say concept, it flows in the air, ano, kasi sa utak lang nabubuo. Okay? Hanggang yung, ano, yung framework na yan, yung concept na yan, gawin nila ng isang detalyado, okay? Na parang batas na susundin ng mga accountant kahit nasaan ka. At itong framework na to ay na-develop at naging standard. Na later on, in our next video, in our next class, pag-aaralan natin yan. Ulitin po natin yung tanong, okay? Sa hinabahaba ng aking history, ang ating history. Kailan mo talaga pinanganak ang kauna-unahang accountant? E the answer is this. The moment na magkaroon na ng framework, na magkaroon na ng standard, at nagkakasundo na ang mga accountant sa kung kailan kumita si Michelangelo. Therefore, nagkaroon na ng totoong accountant. Now, let's answer this question. Ano? Kailan pa talaga kumita si Michelangelo? Ay, usually nga po, kung kayo nanonood, sana may opinion din kayo kung sa tingin nyo kung saan siya kumita. Okay, but the answer is this. Noon daw, magawa na niya yung statue, yung pieta. Kasi, sabi sa ating accounting principle, sa ating framework, income is already earned when the service is rendered, regardless of when cash is collected. Okay, but that is a technical. History pa lang tayo, first class pa lang tayo. Ang punto ko lang po, nung magkasundo silang lahat, na dito pala dapat kumita si Michelangelo, kahit ang opinion ko ay 7, kahit ang opinion ko ay 3 or 1, it doesn't matter. Kasi hindi tayo papaniwalaan ng public na kailangan iisa lang ang ating pag-uusapan. And that is what we call the development of standard. Kaya nagkaroon ng accountant. Paulit-ulit na po ano. Okay, just to end. Okay, so this is our first class. In our second class, ang ating pong pag-uusapan ay ang mismong mga accounting framework, ang conceptual framework, yung generally accepted accounting principles or yung GAAP na nga. It is just an introduction. Ano? So our assignment sa aming mga estudyante, we try to research at later on pag-uusap-usapan natin yan. Bago tayo mag-solve, we really have to go from the why of accounting. Bakit mo kinakailangan ganyan ng gawin? Malamang palaging yan ang pinanggagalingan. And that is what we call the framework. At alam nyo ba, just to end, even today, dumarating pa rin po sa pagkakataon na ang sinasabi ng isang bansa ay iba sa accounting ng ibang bansa. And that is a problem in our profession. Hindi siya nakaharmonize. Kaya ngayon po ang nangyayari, okay, there's a global revolution kung saan ang accounting standard ng America, let's say, ay magiging ulat sa Europe kasi globalization na nga po eh, di ba? Na dapat ang accounting ng isa ay accounting ng lahat. Magkakaroon pa lang talaga ng development o yung pinakang mas tutupa or mas refined na accountant the moment na lahat ay pare-parehas na. And our profession, ng ating po mga pinasok, we are going into that. Okay? So, yun na po siguro. So again, next discussion natin. Ang ating naman pag-uusapan, hindi na po history, hindi na introduction, ay kundi tungkol na sa tinatawag na accounting framework. So, more on, magiging na siyang hard facts. Hindi na po siya kwentuhan ni Eva at ni Adan. Pero again, gusto ko lang pong ulit-ulitin. Okay, basta't alam mo na si Adan ay hindi magiging kompleto. Kung wala ang pag-ibig ni Eva, papasara na. A is equal to L plus E. And debit is always equal to credit, which is the left and the right. Okay? Maraming salamat sa inyong panonood.